Sinabi ni Philippine Army spokesman Colonel Antonio Parlade Jr. na umaasa sila na may magandang kahihinatnan ang mga nauntol na ceasefire agreement ng GRP at MILF para matamo ang tunay na kapayapaang hinahangad ng magkabilang panig. Yeah, I think the arrival of the new IMT head is a welcome move. Lahat naman ito ay kailangan natin para ipursue yung ating peace process, especially with the MNLF. Pag nagtatagal ito, MNLF, MILF, pag nagtatagal itong usaping pangkapayapaan ito, nagkakaroon ng iba-ibang interpretations ang bawat panig, including the civilian. So this is a confidence building measure itong development na ito. Hopefully, in the next few months or few years, meron tayong marating na maganda dito sa peace process na ito. Si Colonel Antonio Parlade Jr., sinabi pa ni Parlade na dumating na sa Mindanao ang panibagong grupo ng peacekeepers na galing sa Malaysia upang mag-obserba sa implementasyon ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front sa ceasefire agreement. Ang bagong grupong ito ng Malaysian Peace Observers ay pinangunahan ni Major General Dato Madi bin Yusup. Si Yusup ang magiging bagong chief ng Malaysian-led International Monitoring Team bilang kapalit ni Major General Dato Baharom bin Hamsa na natapos na ang termino noong Pebrero 28. Ang grupong ito ng International Monitoring Team ng Malaysia ay mag-oobserba ng implementasyon ng ceasefire agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF sa ilang bahagi ng Mindanao. Maliban sa Malaysian Police at Military, kabilang din sa internal monitoring team ang mga representante galing sa Libya, Brunei, Japan, Norway at European Union. RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.